those of TV5. In addition, the views and opinions of the guests do not necessarily reflect those of the host, the show, the station. Isang mainit na juicy pizza lang aming handog. Wala nang atrasan dahil puso sa puso na ang sasagot sa mga intrigang patuloy na pinagsipiestahan dahil sa juicy. Ang aming mga chika, straight from the heart, Angel Octin, magre-react sa isyong si Ate V ang dahilan ng hiwalayang Angel at Luis Manzano, dating TVB housemate Paul J. Goodbye sa dating girlfriend pero may bagong inspirasyon, Miriam Kiambao, naka-move on na at may bagong nagpapatibok ng puso. Isang mapaglarong gabing hahamakin ng lahat. Masunod lang ang chikang nagmula sa puso. Pakatutukan na ang mainit na balitaktakan dahil ang mga chika sa juicy. Siguradong straight from the heart. Mga istoryang mula sa puso. Mga kwentong straight from the heart. Ito po ang mga isyong kinasasangkutan ng mga paborito at hindi yung paboritong artista na tututukan natin ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat na nakatutok. Siyempre, dito lamang sa Mas Pinahan na Juicy. Mo, good evening. Good evening, Dita Christy. And tonight, straight from the heart, ang love life ng mga artista ang pinag-usapan natin. Why is it ba yung mga pag-love life between celebrities? Lahat ng tao talaga sobrang intrigued, sobrang interested sa mga bubing. Gustong malaman ng publiko kung sino kasama nila ngayon, di ba? Ano mas juicy, away ng artista or love life ng artista? Depende sa love life, pero siguro mas juicy ang love life na may halong away. Oh! Mas interesado. Yes, at makikita natin ngayon straight from the heart dahil mahal namin kayo mga pa-presentes. Mga yes, at hindi tayo magdadamag sa kanila ng mga Alex? Magandang gabi sa inyo lahat mga kayo. Second line natin ngayong linggo at marami na naman tayong pag-uusapan ngayon about sa puso. Okay. At syempre, kasama po natin mga kapatid ang Pangulo ng GMPC, Mel Balianera. Yes! Ang gabi kayo. Magandang hi, Ate Mel. Hi, Ate. Anyway, ito guys. Ito Her Excellency, President ng PNPC. Pero ba't naka-visitors pa? Arniel, huwag tayo magkakaramot. May show na pala sila ni Marley sa internet. Oh. Ay, dapat segment na yun dito sa Juicy. Mama! Para lang daw sila nag-usap ni Marley sa ilalim ng puno sa palo. Para lang kami kukwentuhan talaga. At kaya sa bawat interview, yung ano ulo nila ni Kuya Marley nagpa-pop in. Ang cute, grabe. Grabe. Hi! Ayan ang ating mga showbiz kids. Okay. Yes. Unahin natin DJ Mo. Oh, syempre, love life ang topic. Here we go. Mula kay Reggie Bonoan of Bandera, si Sam Milby. Ay, ang ating, ano to? Favorite. Very silent, controversial. Silent, babae. Sabi mo, I told you, Sam is a silent womanizer. Okay, ang silent womanizer. Si Sam Milby daw may kadate na singer sa Bora. Okay. Si Marie Digby daw. Oh, yeah. Ay, pick up you, no? Star na si Marie Digby. Pilipinas last year. Ang ganda niya. Sa YouTube siya, may guitar. So, ibig sabihin, kapag ganyan na may kinikita ng bago si Sam Milby, tapos na talaga may tuldong ang kanila ni Anne Gertie. May alam namin mga balibalita ngayon. Sino kayo may miss na meal ni Anne? Lumalabas siya ngayon, nagdang showbiz guy. Okay. Wala na talaga. Pwede yan, lumalabas na walang showbiz guy. I am quitting showbiz now. Oh, super. Yeah, anong gusto mo kay Anne Gertie? Everything. She's beautiful style. Anima lang niya. Exotic look. But yung my number one crush now. Sino? Georgina Wilson. Ay! Pag-usap na ba kayo? Hi, bakit? Wala nila. Si Georgina Wilson. Okay lang ba? Wala nila si Georgina Wilson daw. Yung boyfriend niya ngayon. Ay, si Borgi Manoto. Wow! Si Georgina Borgi, may naaalala ko. Ay, yung pang ni Vina Morales si Borgi Manoto. Dahil dito na lang. Pero si Borgi, kasama rin natin yung misa sa studio. Ay, yung biingin ko, tingnan mo. Moving on. Okay. Straight from the heart to, di ba? Wala naman ulit. Wala mo pinus kay Sam at kay Maria Digby. Okay. Ito, mula kay Rowena Aguilada ng Tempo. Si Robin at si Marielle, romance in the offing. Romance in the offing. Wow! Ano ang iyong free from the heart? Diba kung gabi, kagabi nga, sinabi natin na kumpirmado na po mga kapatid na wala ng relasyon ngayon tapos na sina Janjo Marudo at Marielle Rodriguez. At syempre, umi-entra di umano sa kwentong ito si Robin Padilla. At ang sabi ko rin, bigyan niyo ako ng ilang araw o ilang oras at siguradong pasok itong issue nito. Yes. Saka wala nakakaligtas masyado kay Robin Padilla. Ito wala ko. Saka na marami nakakapansin. Parang may something eh. Pag nung kawawin. Oo, may iba.
Diba? Ate Mariel kapag ka... Pero ano, 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 ano ba ginagawa ni Bob Mariel? Hindi ako nakakatutok eh. Nawawaw. Ano ba ginagawa niya para kay Mariel? Para ipakita na? Hindi ko alam. Pero nakikita ko na sa wawawi na pag sila pag dun sa... Yung ano yung bigatin? Sa... Yung sila dalawa na ina-assist ni Mariel Magus si Robin. Nakita mo talaga na every time na ay, ang ganda naman ito gumawa si Mariel. Sabi sa sabihin ni Robin, mas maganda pag nakita kita ganun. Something like that. At habang nagkukwentuhan at nagkagano'n na nagpapacharming yan si Robin at saka si Mariel, e-entra naman ang the greatest pokwang of the land. Okay. Diba? At sasabihin na, bago kita ibigay sa babae niyang chef. Okay, next, showbiz kid. Ayan na muna ang ating showbiz kid. Oh, sige, Mamaya na ito. Talagang love life na pinagfiestahan last year at hanggang ngayon eh kahit tapos na eh patuloy pa rin ang mga chismis sa kanilang dalawa, Miss Angel Octane at Luis Manzano. Alam ko dito rin yung nagsimula, di ba? Kay Miss Alfie Lorenzo, nang sinabi niya na kaya raw naghiwalay si Miss Angel at si Lucky ay dahil sa sinabi ni Angel na idol niya si Nora Ulloa. Na sinabi raw naman ni Governor Vilma na, "Hoy, Lucky, ako ang iyong nanay. Bakit sinili niya ganun daw?" So, ang parang lumalabas, si Ate V ang naging dahilan sa hiwalayan Luis at Angel. Kaya naman magre-react na si Angel Octane. Watch this. Angel Octane, may intriga na namang kinasasangkutan. Pagkatapos ng isyong hinamon daw ng sugtukan ni Angel ang dating manager nito, na si Becky Aguila. At sumali di umano siya sa pambubuli ng grupo niyang Ampalaya Anonymous kay Colleen Luna. Sumulpot naman ang isyo na kaya raw pinahiwalay ni Governor Vilma Santos Recto ang anak nitong si Luis Manzano sa aktres ay dahil sa negatibong komento ni Angel na mas mahusay na aktres si Nora Honor kaysa sa ina ni Luis. Pero ito na sabi ko na siya, sabi ko na pakaba na siya, sabi ko na siya, ako siguro daw ko na at para naman tapusin ang issue ng pakikipagsabwatan daw niya sa grupong Ampalaya Anonymous, inalam ng Juicy kay Angel kung bakit siya nadamay dito. Kasi sa una-una, wala namang Ampalaya. Wala namang Ampalaya. Kasi nakakatawa lang niya, parang hindi lang nila na kayo. Kasi hindi ka magkakasak. Kasi hindi ka magkakasak. Meron naman yung awi ni isa, di ba? Parang pinapalaki lang, nagagamit lang yung pangalan ng mga ka-freshness, bakit nga kaya sa halip na project ay intriga ang napapasok ni Angel Octane? Cover naman yung layekto pero pinag-uusapan siya. Kaya naman ang motivo ng bawat personalidad na ayaw matulog ang karir, di ba? Kaya sa pagkakaalam ko, gagawin niya na yung teleserye with John Lloyd. And movie. Movie siya with Aga Mula. At saka wala na palang masaklang ang Palaya Anonymous. Hindi, ano lang siya parang biru-biruan. Pero yung grupo intact pa rin. Pero hindi naman sila nagpapatagun wari pag lumalabas sila kami, ang Palaya Anonymous. Hindi ganun. At sila rin ako nga na ngayon matutunan. Si Angel about that. Hindi ako sila reaction tungkol nga yung nangyari kay Colleen. Diba parang kinukuya doon yung kwenta sa kalunga nila. Kinukuya. Magalona, the cross, babos. Mababos. Ang sabi ni Angel sa akin, nakakausap niya raw mismo through FB at Twitter si Colleen. Okay naman daw sila. Tapos sabi niya sa akin, saka ako mismo, kapag alam kong mali ang ginagawa ng mga kaibigan ko, pinapagsabihan ko. Sana naman. Pero, di ba siya parang sumakaibigan? Doon sa interview niya, di ba sabi niya, wala naman kaming away nung isa. Bakit nung hindi, kasi hindi naman sila ganun. Parang ayaw niya mag-lisena. Hindi kasi awkward eh. Kasi kung mamabasan mo yung tweet niya, parang sinasabi niya na, parang Marin at Mariluna, bakit naman ganyan? Parang nag-aano yung kanina, parang wala naman kaming problema nung isa, parang that girl. Parang no, you know, let me say this, I think magagalit si Angel sa akin. Sana okay. Hindi magagalit si Angel. Ay, naku, go. Lagi ka naman ganyan, okay lang yan, go. Hindi, kasi nung araw nang nag-tweet si Angel kay Pauline, sinext niya ako, sabi mo, can you read my message please and tell me your thoughts kung sincere ba or kung okay siya, you were the Angel. Ano yung message? Sabi mo, may isa-send ako kay Pauline. Gusto ko ibasa mo muna. Tapos opinion mo kung ano ang lahat. So nakita ko, sobrang bagay na. Super si Angel talaga nagiging leader ng Ampalaya. So sabi niya, dapat ayusin natin ko. Kahit hindi ako kasali sa away niyo or sa ng inyo, I'll take the lead at iayos. Tama yun. Magandang ginawa niya. Sobrang bagay na. Si Angel, sorry sa pag... Okay, naman yun. Malaking bagay para. Sa 20 naman eh, makikita yun ng buong publiko.
naman siguro kaya hindi niya pinangalanan yung isa kasi parang ayaw na niya baka lumaki na naman na pinaka at least wala siyang pinangalanan. Ay nako, mga kapatid. Ayan, nagbuhol-buhol na naman po ang kwento. Pero alam namin interesante kayo. Mamaya po, mas marami pang ganyang issue sa pagbabalik ng mas pinaangang at mas pinakasas na Judy. Next week.